Yun, magandang araw mga katupidal. At sa video na to, papakita ko lang sa inyo yung long ride na ginawa ko after kong ishoot yung vlog about sa bag. Yan, sobrang tagal ko na rin di nakapag long ride. After a long time, ngayon na lang talaga ulit. Yan, sumaludo pa si kuya ho. By the way, sa video na to, papakita ko sa inyo yung technique kung paano makapunta sa antipolo na mabilis. Siya nga pala, kung bago ka sa channel na to at trip mo yung mga folding bike related contents, please consider subscribing kasi gagawa pa ako niya sa future. Yun, tamang padyak lang ako dito sa bike lane. Nakalimutan ko yung pangalan ng street na to, pero ito yung street na malapit sa may East Avenue Medical Center. Yan, ang way ko nga pala is Cubao. Tapos from Cubao dadaan tayo ng Aurora Boulevard para makapunta ng Antipolo. Then from Antipolo tsaka tayo papadyak papuntang Tanay. Teka lang guys, linisin ko na yung lens, medyo madumi na. Oh ano to? Ba't nandito na tayo sa Robinson? Hanep, ambilis. Pero kidding aside, medyo nagkaroon ako ng trouble sa ride na to. Kaya tara, balikan natin. At yan, nandito na nga ako sa may Cubao. Tinataha ko tong Araneta na way. At nang nakaramdam ako ng sobrang sakit. Oo, sobrang sakit mga katupidal. Alam nyo na kung anong sakit yan. Kaya, may dagdag bayad ba pag apalagay ko to sa ano, compartment? Sana naman ako yung Robinson at Nicolo. Medyo di kami nagkaintindihan ni Kuya dito no. Kasi ang tanong ko kung may bayad, pero ang sagot niya pwede. Di ko alam kung pwede bang bayaran o pwedeng isakay. Pero bahala na, basta sinakay ko lang yung bike ko dito sa compartment ng G-liner na bus. At yun, all set na para sa long ride. Alam nyo ba mga katupidal na ang sarap mag long ride, lalo na pag aircon yung bus. At balik tayo sa realidad. Eto na nga, hindi ako makapag-withdraw, tapos nawala pa yung rear light ko, at 3 pesos lang yung pera ko, kaya... Isang alump yung target eh. Ayun, buti, may tagdodosig lumpian toge. Kaya ito muna ang food trip ko bago pumadyak ng ilang kilometro. At ito na nga, medyo madilim na kasi alas 7 na ako nakarating sa Robinson Antipolo. At sa una, medyo nakakapanibago kasi after nga ng matagal kong pahinga, ngayon na lang ulit ako pumadyak. Tapos, may konting ahon pa. Pero ito, nakarating naman tayo sa Tanay ng Ligtas. Boom! Eto na, umaga na. Sunday na nga pala to. Bali yung last video is Friday ng gabi. Okay, nagstay muna ako dito sa Tanay ng almost 2 days. At papadyak ako. Pero ito, promise guys, no cheat na. Simula Tanay hanggang Kyusi, bike all the way na. At dahil nga Sunday ngayon, may nakasabay din ako mga cyclists. Sinubukan kong sumabay, okay, at nalalapit-lapit ako pa nga sila, pero hindi ako makadikit. Ayan, medyo todo na yung padya ko dito sa part na to, pero maya-maya lang, kung kailang malapit ko na silang maabutan, naiwanan naman nila ako. Nako, ayan na nga, inabutan na ng kalaban. Nandito na ang ulan. Sobrang lakas ng ulan as in tumutusok sa mata ko, no? Kaya sumilong muna ako. Yan o, hitang-hita naman. Siguro 5 to 10 minutes din akong dito nasa silong. At habang nakasilong, mag-emote muna ako. Kunwari hirap na hirap. Pero joke lang, thank you sa ulan kasi nakapagpahinga ako. At ito, tuloy padyak pa rin. Nasa bandang Teresa na nga pala ako. Yung malapit na sa ahon na Antipolo. Ayan, nandito na nga tayo. Manaypag-appear pang bata. Ayun, dito ang technique ko lang dahil nga naninibago pa ako is padyak ng padyak hanggat kaya. Tapos, pag di ko na maramdaman yung legs ko sa sobrang sakit, papahinga ako ng 20 seconds. Parang ganito. Hinto, bilang ng 20. Then, after nyan is padyak ulit. Padyak na ng padyak. Hanggang sa nakarating na nga pala ako dito sa baba ng Antipolo. Grabe, nakakatuwa yung bike lane dito. Meron kang mga kasabay
na high-tech yung mga bike nila eh. Kasi yun, may ilaw sa likod, tapos walang pedal, pero umaandar. Biro lang. Okay na din yan, traffic lang din naman kasi kaya sila dumadaan dyan. Huwag na tayong magalit sa kanila kasi pare-pareho lang naman tayong gustong makauwi. At ito na nga, tinataha ko na tong Ortigas extension. Okay. Wala namang kakaiba sa ride na to actually. Para ka lang talagang nag-long ride at ngayon nasa city ka na. Medyo mas nakakapanibago nga lang kasi mas maraming sasakyan at maraming tao sa gilid-gilid. Pero yun, regular long ride lang din. Siguro dito ko natatapusin tong video na to. Last tip na lang pala, pag nasa kalsada kayo, wag na wag yung kakalimutan tong listen, look, and listen, and learn. Yan. Maraming salamat ulit mga katupidal sa pagsama sa akin. Hanggat sa muli, paalam mga katupidal.